Pakinggan natin si former President Rodrigo Roa Duterte, no? Tungkol doon sa sinabi niya na may alam siya. At tignan natin yung possible violation, if ever na meron. Ano? Tignan natin, basahin natin yung kung may violation ba rito. Pastor, siguro mag-surrender. Huwag mag-surrender. Tako pa na lang. Pero kung tanongin mo kung saan si Pastor, alam ko. Patay. Alam niya raw. Sabihin ko sa inyo kayo kung saan niya. Alam ko kung saan si Pastor. Naku. Kung secret. Langanin tayo dyan. Alam niya kung saan daw eh. Pastor, siguro mag-surrender. Huwag mag-surrender. Tako pa na lang. Pero kung tanongin mo kung saan... Bali, sinasabi niya na parang inaano niya na magtago ka na lang. Ina-advise niya eh. Tapos, inamin niya rin na alam niya. So, ano yung mga consequences nun, ano? Yun yung babasahin natin ngayon, ano? Kung ano yung, kung may violation ba. So, bali, ito po yung mga possible violation. There can be a potential consequences depending on the specific situation. Number one is the accessory after the fact. In many jurisdiction, knowingly concealing a fugitive can be a crime itself. This is called being an accessory after the fact. The severity of the crime depends on the severity of the original offense. Number two is obstruction of justice. So, obstruction of justice, publicly admitting knowledge of a fugitive's whereabouts could be seen as obstructing justice, especially if it hinders the authorities from apprehending them. Number three is misprision of a felony. This is a less common charge, but in some cases, a person who knows about a serious crime, felony, and doesn't report it, it could be charged with misprision of a felony. So, yan, may tatlo dyan, ano? Accessories after the fact, obstruction of justice, and misprision of a felony. So, mamili na lang kayo dyan, ano? Pagka, kasi sinabi niya, mayroon daw siyang, alam niya kung nasaan eh. So, yun naging problema kay, ano, no? Inamin niya at nag-advise din siya na wag na sumuko. So, mukhang mayroon din siyang problema ron dahil you're advising na wag sumuko eh. Tapos, at sinabi mo rin, inamin mo na alam mo kung nasaan pero di mo sasabihin. So, that is a very clear obstruction of justice pagkakalam natin, ano? So, yun lang po muna at maraming salamat. Paki-like and share para makarating no, sa kinauukulan. Ano po. Salamat po na marami and abang-abang lang po tayo sa mga latest news and updates. Salamat po na marami. Sana may natutunan kayo, no? At kung hindi naman mabigat sa inyo, paki-like and share na lang mga kapatid. Salamat po na marami. I love you all.